And yun, what's up mga kaibigan, mga kamaster, ako naman po ito si Bart Portea. Welcome naman po sa ating programa kung saan ay nag-usap-usap tayo ng mga misteryong nagaganap at nagbibigay ng paliwanag sa ating mundong ginagalawan. E kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe na sa ating channel para ikaw ay laging updated. So in today's topic ngayon ay pag-uusapan natin ito. Aswang na nakuhanan ng video sa Iloilo habang nagpalipat-lipat sa puno. Okay, so itong video na to ay mula kay Habib Le Franco. Di ko alam kung sa kanya tong video na to, pero ito ay nasa under Creative Commons. So medyo panoorin natin itong video na to at medyo skeptical ako dahil tignan natin at kayo na rin maghusga kung ano ba yung nakita dito sa video na to. Okay, so panoorin natin. Okay, so ito ay itong video na to ay original from Gian Vicente H. Milan. So ito ay sa Iloilo at sa bayan ng Lapus Norte. Yan, sa Lapus Norte, Iloilo. Yung video na to, sabi daw sa caption, aswang daw. Umano, sabi ng mga tao, nagkagulo sila dahil may nakita silang hindi may paliwanag na elemento. Okay? Oo. So kung makikita nyo mga kamaster, no? Ang dami mga tao sa labas at meron silang fina-flashlight na bagay sa mga puno o sa mga kable ng kuryente. Pero meron silang inaabangan at hindi ko maintindihan yung salita dito dahil usually ay salitang Bisaya to. Pero ang daming tao, kung makikita nyo, nagtatakbuhan at lahat sila ay nakatingin sa taas at pina-flashlight nila kung ano man ang meron doon. Ayan o, daming tao. So, maliwanag dito siguro na marami rin mga tanod na pumunta dito para mag-responde. Pero talagang napakadaming tao pa. Pero parang delikado, no? Kung totoong aswang talaga yung nandito sa video na to, tapos maraming tao, eh, malamang is mas maraming mabibiktima yung aswang na yun. Diba? Kaya nga dapat nga magtakbuhan o umiwas yung mga tao sa ganitong sitwasyon. Okay, so minto sila doon sa pinaka parang bahay na siguro dito yung nagmumula na inakala nila nandun nakatira. Doon, no? Sa mga nanono, sa mga kamaster natin diyan na nakakaintindi ng salitang Bisaya, paki-comment nga sa baba kung ano yung mga sinasabi nila dito dahil napakadami na kang maririnig, pero personally sa akin talagang hindi ko siya naiintindihan. Pero halata na lahat sila ay nagpapanik at may nahabol talaga silang bagay. Makikita mo may mga dala na silang mga gulo. Actually wala sa video na to, nakikita natin yung mga tao, meron silang tinuturo o may nakikita sila. Pero dito sa mismong video na to na pinapanood natin is wala naman tayong nakikita kung ano man yung may nakikita ba tayong lumilipad. Wala. Pero lagi nilang pina-flashlight yung mga matataas na lugar. Ato-san!
Sigur lang ang napakadaming curious at gusto makita kung ano ba yung aswang na tinutukoy dito. Dahil nakikita nyo talagang para habang tumatagal is parami ng parami yung mga taong lumalabas para i-flashlight yung ano, yung kung ano man yung kanilang hinahanap. Pero isa siyang napaka-dangerous act kung tutusin din, kasi alam naman natin yung mga aswang is nang bi-victim yan ng mga tao, tapos yung mga tao siya pa yung pinupuntahan yung aswang. Okay. Hindi ko alam kung ito ba ay ano, kung ito ba ay na palabas na ba sa Jessica Soto or sa ibang palabas, pero kita mo sila, you know, alam ko yung mga parting yun, yung madilim na yun, mga puno yun eh. Yan. Siguro meron silang nakita dito na malaking hayop na may pakpak, tulad ng mga paniki na natatagpuan sa Palawan. Yan, kung makikita nyo sa mapa, Iloilo at Palawan is magkalapit lang. Baka merong naligaw na malaking paniki dyan na napagkamalan nilang ano, natiktik. Dahil usually naman ang mga pakpak ng aswang o paniki ay ng tiktik is lagi siyang mayahalin tulad sa pakpak ng paniki. Baka yun ang nakita nila at yun yung binibigyan nila ng explanation para doon. So, play pa rin natin. Sadyang may mga, siguro mayroong mga mahalagang mga sinasabi dito na naririnig natin, pero di ko pa rin natin siya naiintindihan. Siguro i-comment nyo para malaman din ng mga viewers natin kung ano ba yung mga sinasabi. Sa kung papansinin niyo yung mga kalalakihan na nandito sa video na to, no, habang nagkakagulo sila, pero wala man ako nakikita ang mga bata, no? Siguro hindi nila pinalabas yung mga bata dito ng mga oras na to. Yung ibang mga kalalakihan, kung mapansin nyo, meron silang mga hawak na mahabang mga gamit. Kanina nga may nakita nga ako na tumakbo papalapit nun sa mga punong yun na may dalang mahabang, di ko alam kung kawayan ba yun. Siguro yun yung may mga gamit na silang armas pangprotekta sa kanila, sa sarili nila, at panghuli mismo dun sa tinutukoy nilang aswang. Pero sa kasaysayan, no, sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pa ni isa na nahuhuli ng aswang. Tanging ano lang siya, no, tanging mga kwento, tanging mga nababasa lang natin siya nag-e-exist. Pero yung nahuli, so wala pa talaga. So ano yung meron dito? Pag-ayos sa mga aswang. Okay. So doon na muna tatapusin natin yung video na to sa ngayon. So by the way, ang komento ko lamang dito sa video na to, no, dito sa Iloilo incident sa Lupus Norte is siguro isa siyang malaking miscommunication. Dahil ang sa atin, nasa kulturang Pilipino is madali pa rin tayong mapaniwala sa mga kultura na mayroong kinalaman sa mga ganitong usapin na multo, aswang, maligno, impacto. Dahil kung meron tayong hindi naiintindihan, ay nilalapit na lang natin yung mga bagay-bagay na kaya nating unawain. Well, nung mga bata pa tayo, lagi natin naririnig na may aswang, na may maligno. Kaya once na may mga bagay na hindi tayo naiintindihan at
hanggang ngayon ay hindi pa rin natin nahanapan ang kasagutan, is yun ang kinakabit nating ang konklusyon sa mga hindi natin maipaliwanag. Alright? So, kaya mga ka-master, no? Ano ba yung masasabi nyo dun sa video na yun? Comment lang kayo at atin niyang talakayin. So, by the way, ako naman po si Bart Portea, and salamat kung ikaw ay umabot hanggang dito sa video na to. And bye-bye!